everyone and good evening, good day, good afternoon. San man kayo naroon ngayon, magandang araw sa inyo, magandang gabi. And right now, we would like to welcome all our viewers. Thank you for tuning in to Goodman Music Resonate. So tonight, we have something special to give you. So on my left is Brother Aaron. He's a bassist and he will be the student of Brother Chester, of course, on my right. So they are our Goodman Music artists. And tonight, they will be having what we call online masterclass. So Brother Chester will be teaching Brother Aaron. So he will be the students, and Brother Chester is the teacher. And of course, kita nyo naman ang ating dalawang keyboard sa ating harapan, okay? So our the main focus of Goodman Music Resonate tonight is all about playing the keyboard. So by the way, before we move on, short or brief explanation about Goodman Music Resonate. Ano po ba itong Goodman Music Resonate? So we come up with Goodman Music Resonate way back several months ago, and this is about giving tutorial videos to everyone who is willing to learn their specific instruments or any particular instrument. So ito po ang layunin ng Goodman Music, is to share our knowledge, to share our God-given skills and talents to you. So ang purpose po namin is ibahagi sa inyo yung aming nalalaman. And tonight, hindi ko na po papatagalin pa. Tonight, our main focus, of course, keyboard, is all about keyboard. So if you are a person who is willing to learn keyboard, or you are a person who is already playing a keyboard, or maybe you are playing any, or you are playing other instruments, pero gusto mong matuto ng keyboard, this is our program for you. Or rather, this is the program for you. So stay tuned and panoorin niyo po itong ating Goodman Music Resonate, because this will help you a lot, especially your music ministry. At yan po ang ating patuloy na pagnanasa sa ating Panginoon, na higit tayong palaguin sa ating paglilingkod at ministeryo na tinanggap mula sa Kanya. Of course, sa pangunguna ng ating mahal na apostol, together with our church leaders, we always strive for excellence. We always strive to always give our best for God. So ito po ang ating tugon. Ito po ang ating sagot doon sa nasa ng ating mga tagapanguna na higit na palaguin ang gawain ng Panginoon. So again, you may be a person who is already playing other instruments. Katulad ni Brother Aaron, he is already playing bass and double bass, contrabass. But he is also playing keyboard. So again, this is not solely for keyboardist. Hindi lamang po ito exclusive for keyboardist. You may be a person who is playing other instruments, but you want to learn keyboard. So this show, this program is for you. So again, stay tuned and patuloy niyo pong subaybayan ang Goodman Music Resonate, because we have something special for you every week at Thursday at 9 p.m. Okay? So for tonight, ang featured instrument natin is keyboard. So next week naman, we will have, again, we will have another featured instrument. So again, without further ado, hindi ko na po papatagalin pa. So we have here Brother Chester and Brother Aaron, who will help us to learn keyboard. All right. Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi rin po. Si Brother Aaron, Brother Chester. Kung meron po kayong mga questions po, pwede po nating sagutin yan mamaya po after po ng ating tutorials. Yan po, welcome. Kung makikita nyo po, ready na po tayo sa ating piano lesson. Okay, start po muna tayo. Simulan po muna natin sa very basic, which is the proper playing position. So kasi maraming iba nagkakamali sa position, na napapractice na nila, na nagiging nakakasanayan nila yung maling position. Pero dapat, yun yung ini-improve natin. So si Brother Aaron, yung ating magiging parang pinaka-example din. So ang start po natin,
Ang proper position po lagi dapat naka-sit straight or half-seated. Yung half-seated po parang kalahati ng upuan. Dahil yung upuan namin ay hindi normal. Medyo paatras yan. Sit straight po yan. Ang purpose po niyan para kasi pag medyo nagko-curve po tayo, yung shoulders and yung kamay po natin nag-a-adjust din. So pag naka-sit straight na po, peso lang natin yung kamay sa keyboard. Yan. Tapos i-check nyo po ngayon yung inyong shoulder and elbow. Pag napapansin nyo po medyo mataas yung shoulder nyo, medyo matigas, i-relax nyo lang po. Yeah, relax lang. Tapos kung titignan nyo, dapat yung level ng elbow sa kamay hanggat maaari sana pantay lang. Hindi yung masyadong mataas na ganito or masyadong mababa. Kasi pag mababa, pag nagpa-piano ka, nagkakaroon ng stiffness sa baba dito. Masakit yan pag tumagal. Pag sobra naman taas, dito naman sa taas na ano, sa muscle. Kaya pag, for example, hindi ka nakasit straight, medyo bumagsak ka, yung shoulder mo bumabagsak, yung elbow mo bumabagsak, nag-iba na yung position. So mag-practice tayo ng sit straight. Pag yung upuan mo naman masyadong mababa, yung kahit anong gawin mo sa kamay mo, kailangan i-adjust mo na yung upuan mo. Kuha ka ng either mas mataas na upuan or mas mababang upuan para relax yung ating shoulders, relax yung ating kamay. So, yun po. Tingnan natin kay Brother Aaron. So, okay na po yung position niya. Nakatama na yung upo niya. Shoulder niya, relax lang, relax na. Yan. Yung elbow, yan, tama. Naka-level siya dun sa kamay niya. So, pag nag-start na tayo mag-play ng piano yan, relax na yung kamay niyan, tapos hindi magkakaroon ng mga muscle pain, ganun. Pag tumagal sa pagpa-practice. Okay, start tayo for playing. Numberan muna natin yung ating mga daliri. So, ito yung number one natin, yung thumb. Number two, three, four, and number five. Ngayon, okay na yung proper position natin. Ngayon, mag-start tayo ng hand exercises. Pero bago natin gawin yon, hanapin muna natin yung middle C. Doon muna tayo mag-start. So, ang C, makikita yung C. Sa akin, yung tinuturo ko, yung makikita nyo sa keyboard, merong 2 black keys, 3 black keys, paulit-ulit yun, 2, 3, 2, 3. So yung C, makikita mo siya sa babang kaliwa ng 2 black keys. So ito yung left, una. Sa baba niyang kaliwa, ayun yung C. Ikaw nga, Sir Aaron, kung nasa yung C. Yan, saan pa yung ibang C natin? Sige pa. So ito yun yung mga iba't ibang key of C natin. Next, mag-exercise na tayo. So, position, right hand muna. So, sit straight. Tandaan natin yung posture. Yan. So, number one, sa middle C. Yan. And then, number two, three, four, five, pababa, four, three, two, one. Yan. So, parang nire-review lang natin yung mga daliri natin dun sa pag-press ng piano. Dun sa mga beginner, parang medyo nahihirapan pa yan. Iwasan yung magtumaas yung ibang daliri nyo. For example, one, tapos biglang tumataas yung daliri, nawawala sa position. So hanggat maaari, yung position ng daliri nyo, nandun lang siya dun sa kada isang daliri, nasa isang key. So C, yung number 2, nasa D, nakaposition. Yan. Tapos wag na wag yung aalisin yung hinlalaki nyo. Kasi oras na wala yung hinlalaki nyo, mag-a-adjust lahat yan. So, ang pinakalak ng daliri natin is the number 1 and the number 5. Yan, para nakalak siya lagi. So, again, exercises tayo. Ready? Slowly lang. Ready? And C, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, sa pa. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So, nagawa na natin yung exercises. Ngayon, kung mapapansin nyo, habang ginagawa nyo yun, dapat alam nyo rin yung proper position ng kamay. So, dapat, yung turo sa, dati pa hanggang ngayon tinuturo, dapat may, para kang may hawak na apple. Yung apple natin sa Pilipinas, medyo maliit. Pero dapat, yung malusog na apple, yung tamang apple lang na, ano. Sa atin, nakakain ko laging apple, tamang. Maliit lang eh. Pero ito yung tamang position niya. Meron siyang konting space sa loob. Hindi yung sobrang taas, hindi rin sobrang flat,
dapat tamang may space lang na ganyan. Para pag nagpe-press ka sa key, merong tamang, may tamang force lang yung daliri. Pag sobrang baba kasi, mahirap yung sa mga susunod na fingers, parang nag-i-stack siya. Pag sobrang taas naman, nawawalan na masyado ng control do sa power. So dapat gitna lang siya para may hawak na Apple or may hawak na gaming mouse yung iba. Yan, malaking mouse. So continue tayo sa ating exercises. Ready? Again? Hanggang ano lang tayo? C to G or 1 to 5. Ready? And 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. So, dun po, yun po yung pwede natin gawing exercise sa mga beginners po na pwede natin ulit-ulitin yun slowly tas pabilis ng pabilis. Pero dapat po stable yung ating counting. Kaya minsan po gumagamit tayo ng metronome during practice. Next, try naman natin yung left hand. So, yung number 5, yung pinky, lagay natin sa C. Yan. Tapos pesto ulit kada daliri nasa isang key. Ready? 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Same din po siya. Ngayon, try natin sabay. So, pag sinabi ko yung number, medyo mag-iiba yan. Pag sinabi kong 1, magiging ganito yung tunog na. So, ang gagawin natin exercises, yung ginagawa nating number 1 to 5 sa right hand, gawin nating letter kasi parehong letter yung gagamitin natin ngayon. So, start tayo sa C, D, E, F, G, F, E, D, C. Isa pa. Mas mabilis naman ng konti. Ready and C, D, E, F, G, F, E, D, C. So, yan yung pwede nating maging exercises sa ating gagawin is ngayon sa pagpapiano. Ang topic din natin this evening, bali tapos sa tayo sa proper position, posture. Si Brother Aaron, medyo magaling to si Brother Aaron. So, tapos sa tayo sa posture natin. Alam na natin yung numbering ng daliri. May exercises na tayo konti for the beginners. Ngayon, medyo itaas natin ng konti yung exercises natin. So, kung medyo sanay na yung kamay natin sa mga pag-hold ng piano, kasi yung iba pag first time, medyo na kinakabahan pa. Pag relax ka na, and nakakatugtog ka na, pwede nyo gawin tong exercises din to. So, sa ang tawag natin dito ay scales. So, ang tuturo ko muna sa inyo ay C major scales. Ano ba yung C major scale? Ang C major scale, binubuo yan ng 7 notes. So, C, D, E, F, G, A, B, and then ulit na sa C. Balik na ulit sa 1. So, doon muna tayo sa C major scale. So, gawin natin yung exercises. Right hand muna. Start ulit tayo sa 1, sa C. Ready? 1, D, E. This time, yung number 1 finger natin pupunta sa ilalim, dun sa F. F, G, A, B, C. So, umabot na yung C. Naabot natin yung octave C. So, meron na tayong isang C major scale. Yung kanina, half lang yon, C to G. This time, C to C na tayo. Nakaisang octave na tayo na exercises. So, try ulit natin. Pataas. Slowly lang. Ready and C, D, E, under, F, G, A, B, C. Pababa. C, B, A, G, F. Ngayon, yung 3, siya yung magko-crossover. 3, E, D, C. So, kailangan po natin yung tamang pag-switch po ng daliri para yung movement ng scales dire-diretso lang po. So, bilisan natin ng konti. Ready and C, D, E, F, G, B, C. Hindi lang. Okay, very good. Ayun po yung isang buong scale natin, isang C major scale in the right hand. No? Ngayon, try natin sa left. So, may tamang switch din yung gagawin natin dito. Start muna tayo sa C. 5, D, E, F, G. Then over yung 3. 3,
Yan. Tapos 2, 1. Yun. Sumakto siya sa C. Tapos pagpababa, ganun din. C, 1, 2, 3. Yung 1 ngayon yung under. 1. Then, pwesto na ulit. E, D, C. Nakita nyo yun, pag nagsuswitch tayo from, so, sa taas na C, pababa, pag switch ko ng 1 dito sa G, yung buong daliri ko, hindi ko na kung saan pinupunta. Balik lang ulit sa resting position yan. Sakto na ulit siya. Ayan, sige. Try natin, ano, slowly lang, sabay. Ready, and C, D, E, right hand under, F, G, A, B, C. Medyo nagkamali na yun natin, right hand. So sa simula, medyo nakakalito siya kasi magkaiba yung switch ng right sa switch ng left. So this exercise is, pwede siyang gamitin ito. So kung tapos ka na dun sa tinuro natin kaninang exercises na hanggang G, this time, ito yung gagawin nyo. So si D, so si isang buong major scale na po tayo. So try pa ulit natin si Aaron. Slowly, ready, and C, D, E, F, G, A, B. Yan, C. Up. Yan. So pwesto ulit. Reset, pababa tayo. C, B, A. Kung kaliwa mo, under yung left. One, yan. Diretso. Tapos right hand mo, 3, 2, 1. Ayun siya, isang C major scale. So ngayong alam na natin ang C major scale, medyo i-breakdown lang natin to para sa ibang scale na papraktisin din natin. Kung mapapansin nyo, yung C to D, ang tawag natin dyan is a whole step. Bakit siya tinawag na whole step? Kasi kung mapapansin nyo, di ba sa taas ng C merong black keys or tinatawag natin yan semitone. Pag parang semitone, kalahati. So isa pang kalahati, so that is our whole step. So sa C major scale, binubuo natin yung una. C to D is a whole step. Then D to E, ganun din, whole step. Kung mapapansin nyo, yung E to F, wala siyang block key. So it's only a semitone or half step. So whole step, C to D, whole step, D to E, whole step, E to F, half step, and then F to G, whole step, G to A, whole step, A to B, whole step, and then B to C, kung mapapansin nyo, wala rin blocky, it's a half step. So ang C, ang major scales natin, binubuo po yun ng whole step, half step, whole step, whole step, whole step, and then half step. So yun po yung major scales natin. Applicable po siya, for example, nasa key of G. Mag-start tayo sa G. Ito yung G. So G to A, whole step. A to B, whole step. B to C, half step. C to D, whole step. D to E, whole step. And then another E to F sharp. Bakit F sharp? Kasi another whole step siya dapat for major scale. Hindi siya pwede dito. Whole step. And then F sharp to G, half step. So yun po yung major scale natin. Tandaan po natin. Ipa-flash po natin yan. Whole step, half step, whole step, whole step, whole step, and then half step. Ngayon, try naman natin yung G major scale. Kasi na-breakdown na natin siya. Try muna natin. Yung thumb natin, magsimula tayo sa G. So G, A, B, and then under yung number 1, yung thumb sa C. Yan. Tapos position na ulit, dire-diretso na yan. D, E, whole step dapat yon, yung pang, so F sharp na to. And then G. Pabalik, G, F sharp, E, D, C, B, over, yung 3, A, and then G. So yun po. Pwede natin gawin exercises to after ng C major scale, diretso naman tayo sa G major scale. Ganun din sa ating left. Try natin. Yung number 5 sa G. G, A, B, C,
D. Then yung 3 sa E, mag-over siya. E, F sharp, and then G. F sharp, then 3. Under yung D, C, B, A, and then G. So yan yung ating isang octave ng G major scale. So kung mapapansin nyo, meron tayo mga sharps. Yung mga sharps na yun, para, kasi kung sasauluhin mo yung mga whole step sa pag-breakdown natin sa major scales, medyo mahirap siya. Pero, pag nalaman natin yun, ito yung tinatawag nating key signature. Yung key signature, siya na yung nagsasabi kung ano yung mga isha-sharp natin sa major scale. So, meron tayong tinatawag na circle of fifths. Nandyan yung mga sharps. Nandyan yung mga flats. Yung meron dyan dalawang sharp. Tulad ng G, meron tayong isang sharp sa G. Sa D, meron dalawang sharp. Paramin ng parami yun. So, this time, ang itatake lang natin, yung key of C. Ang key of C, napakalinis niya. Walang black keys yan. Lahat dyan, all white lang tayo. Tapos after nun, nag-sharp tayo, nag-key of G tayo, meron na tayong isang sharp, which is the F sharp. So, pag mag-exercise tayo, start tayo sa C. Ito yung routine na gagawin natin. So, sige, right hand muna para mas mabilis. C, dire-direcho. C, B, C major scale sa kanan and then kaliwa. C major scale din. Very good. Pagpapraktisin natin yan, sabay na. Ready and... Sige na. So, pag medyo bawa nagpa-practice tayo, medyo nabubulol siya or nagsuswitch yung daliri mo, ang technique doon ay? Mabagal lang. Yun, practice slow. So, kung hanggang saan yung speed na kaya mo, doon natin, yun muna yung gagawin natin. Pag comfortable ka na yung playing mo, dire-diretso, saka tayo mag-increase ng speed. For example, sa BPM natin, 75, okay ka sa 75, taas na natin ng 80. Yung ganun. So try natin, slower pa sa C. Ready, sabay, and C. Sapa. Sige, slower pa. Ready, and... Papraktisin natin yan, Sir Aaron. Medyo slower pa natin. Okay. So next, sa G naman. Right hand lang muna tayo. Try natin yung right hand sa G. Ready? And G. A, B, C, D, F sharp. F sharp, E. Then left hand. Ready? And G. B, C, D, E. F sharp, G, F sharp, E, D. Yan. So kung titingnan nyo po, hindi po siya ganun kadali rin kung bibigdan. Si Sir Aaron, parang first time lang din niya. Ano yan? Ang alam lang niya dati, parang isang straight lang. Pero pag sabay na, medyo nakakalito po yun. So, ang gagawin natin pag ganun, practice natin yung right hand. Pag okay na sa right hand, practice natin yung left hand. Pag komportable na yung dalawa, pagsabay natin. Tapos pag komportable na yung dalawa na sabay, ayusin na natin yung speed na gagawin natin. Start slow, medium, and then go fast. Pag kaya na, malinis na yung medium, we go fast. Okay. Next, last key is key of D. So sa key of D, meron na tayong dalawang sharp. So start tayo, meron na tayong, pag i-breakdown natin siya, D, E, whole step, another whole step, F sharp na. And then half step, kalahati lang, G. And then whole step, A. Whole step, B. Another whole step, dapat. So, C sharp na siya. And then D. Half step.
So, yun yung bumubuo sa isang D major scale. So, pag itatry siya, D, E, F sharp, G, A, B, C sharp, D, C sharp, B, A, G, F sharp, E, and then D. Try natin, Sir Aaron. Ready? Slow lang. Ready? D, E, F sharp, G, A, B, C sharp, D, C sharp, B, A, G, F sharp, E, D. Sa left hand naman, 5 sa D. Ready? D, E, F sharp, G, A, B, C sharp, D, C sharp, B, A, G, F sharp, E, and then D. Kaya natin sabay. Slower lang tayo pagsabay. Sige. Ready? And D, E, F sharp, G, A, B, C sharp, C sharp, and D, C sharp, B, A, G, F sharp, E, yan. Okay, meron na tayo ngayong nagawang tatlong major scales. Ano yun? C major scale, G major scale, and D major scale. So, marami pa po yan. Meron pa tayong A, E, F sharp, C sharp, pati meron din mga flats. So, sa ngayon hanggang ano na lang muna tayo, hanggang key of D. Next, na tatalakay natin or topic natin after the scales will be tinatawag nating chords. Familiar ka ba, Brother Aaron, sa chords? Familiar naman. Pag nagbe-bass ka ba, nagko-chords ka? Hindi. Isa-isa lang. So, ang chords, binubuo yan ng triads. So, alamin natin yung, ano ba yung triads? Siyempre, pag sinabi mong triads, tatlo yun. Makakatakot yun, triads mo. Dami. Pag triads, tatlo lang yun. So, sa chords, yung triads na yun, binubuo siya ng root, the third, and then the fifth. So, kung nasa C ka, so ang root mo or number one ay C. And then, yung third mo, ano ba yung third ng C? So, C, 1, 2, 3, or C, D, E. Yung third ay E. And then, yung fifth mo, yung fourth ay F, yung fifth ay G. So, yan yung bumubuo ng C major chord. So, yun yung triads ng C or C major. Pag ano, press mo nga Sir Aaron yung C major chord natin. Pag sabay-sabay siya, ang tawag na natin dyan ay chords. So, C major chords, the root, the third, and then the fifth. Yan. So, sa chords, maraming chords na ginagawa natin. Meron din tayong exercises sa chords. Ito yung mga routine na ginagawa natin, tuturo ko din sa inyo. So, after ng scale natin, for example, yung isang C major scale, after nun, pwede natin gawin yung tinatawag naming arpeggio. So, ang arpeggio, C, E, G, E, C, nag-arpeggio siya, and then sabay-sabay, chords. So, parang tatlong routine yun. Isang scale, isang arpeggio, and then chords. Yung ginawa ko, half lang yun. So, pag whole siya, katulad ng ginagawa natin isang whole octave ng C major, magiging ganito siya. C, E, G, C, G, E, C. Pag-chords mo yung sabay-sabay, medyo malaki na siya. Pero pag ano pa, hindi nyo pa masyado kabisado yung ganun, pwede natin gawin yung half na C, E, G, E, C, and then chords. Try nga natin si Aaron yung half lang muna ng arpeggio sa C. Ready? And C, and then chords. Okay, very good. Next, taas natin ng konti yung chords natin sa C major. Gawin natin mag-start tayo sa D. Try mo ulit yung arpeggio sa D. Ready? And gawin muna natin nasa key of C, all white keys muna tayo sa D. Ready? And chords. Kung mapapansin nyo sa chords na to, tunog masaya ba to o malungkot? Malungkot. Malungkot. Kasi yung ang tawag natin dito is a minor key. Ang minor key,
ang tunog ng minor, medyo sad, malungkot yung tunog ng mga minor keys. So ito yung tunog ng minor. So ang tawag natin sa chords na to ay D minor. Kung i-breakdown din natin yung major chords and the minor chords, pag i-check natin, for example, sa C, kaya siya nagiging major, it's because of the major third. So meron tayong root, the major third, and then the major fifth. Kaya tawag natin dun ay C major. Now, sa minor, ang nagpapa-minor kasi for sa D ay yung third niya. Kasi ang D major scale dapat ay ganito yung tunog dun eh. Yan. Ang D major, ang D minor scale, ay ang, sorry, ang D minor, ang nagpapa-minor sa kanya yung third. Kasi yung third niya ay naka-minor third. Kasi kung i-analyze nyo ulit yung ginagawa nating scale na whole step, half step, ang D major scale, D to E is a whole step, and then E to F sharp, yan, is a whole step. So dapat, ang D major, ito yung tunog ng D major. So merong F sharp. Eh dahil nasa key of C tayo, walang black keys, nandito siya, yung third niya ay naging minor third. So next natin ay sa E, same hand position. Move lang natin lahat, punta ka sa E. Press. Arpeggio, ready and. And then chords. Is that a major or minor? Minor ba? Minor. Para yung tunog niya sa then. Next, move tayo pataas. F. Arpeggio. Chords. F, ano siya? Major, minor, major. Next, G, arpeggio. Chords. Major. Major. Next is A. Press A. 3, 5, 3, 1. Chords. Major. Minor. Minor. Sa din tunog niya. Next, move pa tayo sa B. Sabay-sabay. Masaya, malungkot. Malungkot ba? Malungkot, nakakaiba, no? Kasi yung 7th chord natin, tawag natin dyan diminish. So hindi muna natin tututukan yung diminish. Ang focus po muna natin yung major and minor. Okay. Now, napansin nyo yung mga major and minors. May pattern yan sa isang key. For example, nasa key of C tayo, ang pattern natin, C major, yung ginawa natin kanina. And then next is the D minor. Sumunod, E minor. Sumunod, F major. And then sumunod, G major. Sumunod, A minor. And then, pang 7 ay B. Diminish. And then, ulit na ulit sa 1, sa C major. So, ang pattern natin, makikita nyo, yung 1 or yung C is major. Yung 2 ay minor. Yung 3 ay minor. Yung 4 ay major. 5 major, 6 minor, and then 7 diminish. And then 8 or balik ulit sa 1, major. Sa amin, ang tawag namin doon, medyo nakakalito. Subtonic, supertonic, median, subdominant, dominant, submedian, leading tone, and then tonic. So papakita namin dyan yung tawag doon. Pero mas madali siguro kung number 1, major, 2, minor, ganun. Ang point noon, mas madali natin ma-analyze pag alam na natin yung scales, alam na natin yung sunod-sunod ng mga major-minor patterns. Kung saan key ka, lumipat ng key, same lang din yung mangyayaring mga major and minor. For example, nasa key of G ka. Di ba yung scales nat, yung scale natin sa key of G, meron tayong sharp, which is the F sharp. So pag nag-chords tayo, try natin, ang 1 natin ay G. Arpeggio muna sa G. G, B, D. Chords. Yan yung 1 natin. Then taas tayo. A. E, C, A. Chords. Minor. And then next, eto na, medyo nag-iba siya. Meron tayong F sharp sa ating key of G. Ito yung number 3 natin. B, which is B. Ready? B. B, D. F sharp. D. B. Then chords. Yan. Next, taas tayo. Number 4, C. E.
G, E, C chords. Major. Number 5, major din dapat yung 5 natin. D. Dahil meron tayong F sharp sa G, press natin yung F sharp. The 3rd and then the 5th. The 3rd, root, and then chords. D major chords, and then taas pa, E, G, B, G, E, chords, E minor. Tama ba? E minor. Next, number 7 na natin. So mag-start tayo dahil sa key of G, wala tayong F. Meron tayong sharp na F sharp. Di-disregard natin yung F sa key of G. So start na tayo sa F sharp. Ito yung pang 7 natin. Ready? And F sharp. The 3rd, yung A. The 5th, yung C. A. F sharp. Yan, sabay-sabay chords. And then go to G. Chords. So, yun yung ating exercises. At the same time, na-analyze nyo yung key signature, na-analyze nyo yung scales, and nakaka-practice tayo ng ating routine. So, ulitin ko yung routine natin. Mag-start tayo sa scale. Kung nasa G, right hand muna, F sharp, G, F sharp, E, D, C, B, A, G. And then, arpeggio tayo kung half lang muna. G, B, D, B, G. And then chords. Yan. Pag whole naman yung ating arpeggio, mag-iba yung ating finger position. So G, B, D, talon pa sa G. G, pababa, D, B, G. And then chords. Mas ano to, yung full chords ng G. So pag itataas natin, ganun din, analyze natin. Minor, nasa chords na tayo ng A minor. Yung number 2 is minor. So another scale, another arpeggio. And then chords. So yun yung tatandaan nyo, yun yung gagawin nating routine sa ating bawat pagpapractice, bawat key. So for example, ngayong araw na to, ang papracticing ko C, G, and D. Gagawin ko yung routine na scale, and then arpeggio, and then chords. Then move ako pataas, gawin ko rin yun. Pag punta ako sa G, gawin ko yung scale, arpeggio, and then chords. Okay. Ngayon, ang papracticing naman natin yung left hand. So nakalimutan natin yung left hand natin. So same lang din ang gagawin natin. Mag-start tayo ngayon sa 5 or sa C. Pag nasa key of C. And then E. The 3rd. And then G. Back to E. C. Yan yung arpeggio natin. Then chords. Yan. So yun yung exercises natin. Pag whole naman, try natin C. E. Yung G mo, gamitin mo yung second finger. Ito pa. Ayan. And then yung G, yung C sa taas, yan, the number one. Thumb. Thumb. And then pababa, G. E. C. And then chords, full. Yan. So pagpapakinggan mo, mas buo yung chords niya, isang buo. Yan yung exercises natin. I-apply natin yung ginagawa natin sa kanina sa right hand, ganun din sa left hand. And then, switch tayo ng key sa G. Gawin din natin arpeggio sa left. And then chords. Tapos, kung kaya nyo pang abutin within a day, yung nasa key of D naman tayo, arpeggio rin ng D. And then chords. So, yan yung exercises natin. So, again, try natin isang buong exercises. Demo ko muna kay Sir Aaron sa key of C. Mag-start ako sa C major scale, sabay na. And then arpeggio. And then chords. Ayun siya. So, again, pag hindi pa kayo comfortable sa speed nyo na mabilis, lagi natin tatandaan na huwag tayo lagi mag-practice na mabilis. Ako, share ko lang. Pag nagpa-practice ako dati, 1 hour, puro scale, mabagal lang yun. Parang, promise, medyo, parang feeling mo,
nakakapagod, yung mabagal, nakakatamad. Pero yung slow practice, ayun yung nagde-develop ng well timing, saka ng yung muscle control mo sa daliri mo, well balanced siya sa left and sa right. Kasi pag, for example, binilisan ka agad natin na, tapos pag feeling mo may something na tumitigil, yung hindi siya smooth, slow lang. Kasi kung magpa-practice ka ng slow, pabilis ng pabilis, mas maganda yung routine na nangyayari sa atin, mas maganda yung nade-develop natin. Kasi kung ano yung pinaractice mo, pagdating kalimitan ng performance, ganun din yung nangyayari. So, for nag-practice tayo na medyo patigil-tigil, so pag nag-perform tayo, may tendency ganun yung mangyari. So, pag magpa-practice tayo, slow lang, pabilis na lang ng pabilis, hanggang sa maging smooth ng lahat, ma-apply natin yun during performance, smooth din yung ating performance. Okay, ngayon, try natin yung ating napag-aralan. So, sa'yo, Aaron, try lang muna natin yung key-off si tayo, right hand muna. Yung naaral natin konting C major skill na yun, magkaroon muna tayo ng konting freedom. So, medyo jam lang tayo ng konti. Apply mo lang yung sa C major scale, yung ginagawa natin. Pero huwag mong gagamitin yung sobrang C major scale na. Kahit ano lang, basta, kahit hindi ka na mag-over, itong lima lang na to. 1 to 5 po. Ang gagawin ko naman, ako yung magbibigay ng chords. Ang chords na nagagamitin ko, C, so dalian lang natin, A minor, F, and then G. Okay, so try natin yung scale mo, Aaron. So right hand lang. Try mo, sige, try nga natin. Sige, galaw ka lang. Pwede tayong mag-repeat. Pwede natin gawin yung repeat na nasa C pa rin. So, for example yan. Tapos mag-repeat ka sa D. Balik ulit sa C. Tapos pwede ka mag-skip sa E, sa 3. Tapos sa 2. And then, 1. Kung titignan natin, tatlo lang yan. Hindi pa nga buhay si major scale. O, try lang natin. Game. Ready and C. 2. 4. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 2. 3. Sige lang. Again. 2. 3. 4. 2. Eh, galaw lang. Very good. Sige, last one. Last, ano? Yun, very good. And, yun. So, yung ngayon lang namin ginawa ni Brother Aaron. Possibly practice. Yung ginagawa ni Brother Aaron, nakikita nyo, yung scale natin, di ba, C, D, E, F, G, pataas. Yung ginagawa lang nyo, nakita ko, parang C, E, natatalan siya sa E, D. So, ang tulong ng ginagawa natin mga exercises or routine, parang it gives movement sa ating mga daliri. So, pag medyo bago tayo, parang natatakot tayong pumindot, baka magkamali tayo, ganun, di ba? Pero maganda rin yung after mo mag-routine, mag-exercise, na-apply mo yung ma-motivate ka ba doon sa ginawa mo? Ano ba yung practice ko ngayong araw na to? So, pwede nyo yung gawin nyo, mag-jump kayo ng konti. Pati yung daliri niyo hindi na masyadong nagiging stiff pag pinapractice. O ngayon, balit naman tayo, Sir Aaron. So, tanda mo yung chords natin. C, kanina. C. And then, A minor, A. And then, F. And then G. Yan lang yan. Oh, sige, try natin. Ready and C. So parang scale lang siya. So, yun po yun. Yung right hand ko, parang hindi na ako masyadong gumalaw nun. Nandito lang ako sa half ng skill na ginagawa natin kanina.
So, pag nag-experiment ka, try mo yung mga skills na ginagawa mo sa chords. Parang makikita mo rin yung freedom na ginagawa mo. Kaya tinatawag natin minsan doon na jam muna tayo para ma-relax yung... Kasi pag puro exercises ka minsan, parang medyo nakakapagod yun. I-compare din natin siya sa sports. Pag puro ensayo ka, walang competition, medyo mahirap yan i-apply yung mga na-practice natin. Okay, breakdown lang natin from the top. So start tayo sa proper position. Yung ginagawa ni Brother Aaron kanina pa. Ayan, tamang proper position. Sit straight. Relax lang yung shoulder, balikat. Tapos yung level ng kamay, elbows, dapat ka-level nung kamay nyo sa piano. Ayan. Tapos pag ano, yung kamay, para may hawak na apple, may space sa loob. Ayan, very good. Tapos diretso tayo sa routine natin. C major scale, isang buong scale, Sir Aaron. Ready and D, A, B, C. And then arpeggio, C, E, G, E, C, chords. Yan. So yun yung gagawin po nating routine, pati yung sa kaliwa. Try din natin si Reron sa kaliwa. C, ready and C, D, E, F, G, A, B, C, G, F, E, D, C. Yan. And then arpeggio, C, E, G, E, C, and then chords. Yan. Tapos papraktisin natin. Kaya ba si Aaron sabay? Try natin. Ready and C, D, E, F, G, A, B, C, B, A, G, F, E, D, and then C. Yan. Medyo natutwist lang. So, pagpapractice natin yung medyo slower yung next time. And then, arpeggio. C, E, G, E, C. And then, chords. So, yun yung ating routine na gagawin everyday po. Hello po sa patuloy na pagsubaybay. Salamat po. At sa mga viewers namin, thank you po for continuously watching our shows. So by the way pala ano, I forgot to mention, Brother Chester is a graduate from UST. He is a Bachelor of Music. Ooh, palakpakan naman dyan. He's a graduate of Bachelor of Music, major in piano. Yeah. So we are very much honored and thankful to God for having him to share his talents. Thank you so much, Brother Chester. Ganyan din sa mga viewers namin, salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. So meron po tayong mga katanungan na sasagutin. May mga kapatid po tayong nagtanong. So ano muna tayo? Kwentuhan muna. So tonight, we have some questions na coming from our viewers. So unang question po natin, ito po ay... Bibilitin namin sagutin ng pinakamabuti at sa magagawa namin. Excuse me. So, first question is, coming from Sister Arisa, paano po pag nagsisimula ka pa lang magpiano, may tamang fingering po ba para sa chords at kahit hindi marunong magbasa ng nota? Yan, Brother Chester. Okay. Kung may tamang fingering po ba para sa chords na hindi marunong magbasa ng nota, tapos nagsisimula pa lang magpiano. Siguro kung nagsisimula pa lang tapos yung wala pa talagang, I mean, walang nagturo sa kanya, nag-self-study lang siya. Siguro kung sa simula nag-work yun, kasi yung kalimitan, yung nakikita ko rin, bawa yung nagtumutugtog na sila, yung kalimitan ginagamit nila, yung tatlong daliri. Ang tawag ko dyan, alien hands. Yeah. We come in peace. Diba yung mga ganun? Bawa, nag-cocord sila, yung tatlo ginagamit nila. Pero, parang nagwo-work naman siya. Wow, nakakatugtog ka naman ng isang buong song. Pag ganun yung ginagawa mo. Pero tatlong ano. Tatlo lang yung nangyayaring ano. Saka lang sir, parang nagwo-work yun. Yeah. Yun. Nakaon yung effects. Alright. So, parang yung tatlong daliring yun, nagwo-work siya pag tumutugtog ka. Pero, siguro kung nanonood tayo ngayon, tapos ganun yung routine natin, try nating baguhin na ngayon. Kasi yung dalawang daliri dito sa dulo, kung ito gamit mo,
mas marami ka pang magagawa. O, bawa, yung tatlong daliring to, gamitin mo yung hinliliit, mas kakapal yung chords ng C mo. For example, ito lang yung una. Pag ginamit mo yung hinliliit, mas full pa yung music niya. Mas full pa yung tunog ng chords na ginagamit. Can we show that sa ano sa ating mga viewers, yung ginagawa ni Badger Chester? Mm-hmm. Yeah, so ito yung three fingers na ginagamit. Kalimitan nakikita ko. Pero kung i-extend natin yung mga fourth, gamitin natin yung fourth finger and fifth finger, ito yung nagiging tunog niya. Pwede maging ganito. Pwede maging ganito rin. Mas makapal. Kahit sa left hand, kung sanay ka lagi sa tatlo, kung gamitin natin tong match, yung pinky natin, mas makapal yung chords natin kung lahat gagamitin yung range. Mas haba yung range ng chords natin. Example ng C, naging ganyan. Kasi hindi mo magagamit tong chords na to pag yung finger mo yung ganun lang. Para masyado siyang malayo. Saka another thing, ano, no? If I may add sa sinabi ni Brother Chester, yung when it comes to functionality, di ba, sir? Oh. Katulad nun, tutugtog ka ng C major, pag tumugtog ka ng C, pwede kang tumugtog ng next chord, pwede mo gamitin yung ibang fingers for the next chord. Mas swabe yung pagpalit mo ng chords. Unlike nung you're using your three fingers, tapos tutugtog ka ng G over B, mas swabe kung you're gonna use your other fingers na like available sa'yo. Oh. Yung preparation ng pasok ng chords niya, word. Mas madali. Pwede natin pakita yun, Brother Chester? Bawa, for example, kung ito gawin muna natin yung basic na ginagawa ng iba, bawa ito yung chords niya, tapos mag-GG siya, minsan pwedeng tumalun dun. Mm-mm. Medyo mahirap, naka-same position lang. Mm-mm. Pero pwede ka rin bawa yung i-invert mo siya, gagamit ka lang. Ito yung ginawa mo, iniba mo yung fingering, naging 1-3-5. Tapos, ginawa mo itong 1-2-5. Yun. Mas swabe. Oh. Mas swabe yung pagpalit. Yun. Mas may freedom yung movement ng kamay pag nagko-chords ka. Pero kung wala ka talagang yung sabi kasi sa tanong kapag nagsisimula ka pa lang, pag nakakatugtog ka na ng ganun, ano yun, not bad yun. Kung nagsisimula ka pa lang, tas yun yung ginagamit mo. Pero ngayon, sana ay ano pa natin. Masanay. Habang nagsisimula pa lang sila, masanay na sila sa tama. Oo. Yung para, pag tumagal kasi may hirap na medyo i-adjust din. Na pag nasanay sila sa tatlong dalire. So, dapat masanay rin sila na ginagamit nila yung fourth and fifth finger nila. And if I may add din sa sinabi ni Brother Chester, yun nga, patungkol dun sa functionality ng fingers, mas swabe yung pagpalit natin ng chords pag ginagamit natin yung ibang fingers natin. Yan. Saka ano, no? Case by case din siya, no? Depende sa chords na tinutugtog mo, no? Hindi palaging 1-3-5 yung ginagamit mo. Minsan 1-2-4 or 1-2-5. Depende sa chords na, Brother Chester. Oo. Kasi, bawa, yung tinutugtog natin, hindi naman masyado kailangang maraming chords na ginagamit. Pwede natin gamitin yung konti lang din. Pero pag, ito yun, know, like nun, ginamit yung hinliliit ko, makaka-move ngayon yung 1 and 2 finger ko. Pwede silang gumalaw na ganun. Kasi kung ito lang sila, may parang limited lang yung maaabot. Ganun siya. Tapos ito, yung C ko naman, ginamit ko yung tatlo, tapos ginamit ko yung hinliliit, mas malayo yung range talaga na naaabot niya. So mas malawak yung magagawa pa natin sa pagko-chords. Saka sir, yung ano, no? Sir, yung passing, yung, what's this? Paggagamit ka ng mga passing notes, yung mga notes in between, available yung ibang finger mo para magagamit mo yung fingers mo. Bawa kasi, for example, ganito yung chords natin, C, tas gagalaw yung may melody line na may riff na papunta sa taas, ganun, mahihirapan siya. Kaya, pwede natin gawin ganito, tas biglang, yung ring finger and then fifth, sila yung gagalaw. Parang sasaluhin nila yung mga fingers na naka-chords. So in short, no, to sum it up, gamitin nila lahat ng daliri nila. Wag lang yung tatlo. Gamitin natin yung lahat ng fingers natin. Ayun pa. So sana nasagot po namin yung katanungan nyo. Next question po. By the way po, pag may mga tanong po kayo, mga kapatid namin, sa lahat po ng mga viewers, if you have questions, feel free to
type in and comment nyo lang po and we will try our best to answer na matulungan kayo. Next question po, sana po may tutorial din ng mga songs natin pang worship, pang services. Darating po tayo dyan. Darating po tayo dyan. Right now, ang ginagawa po natin is talagang from scratch, from very beginner. And by the way, meron na tayo sa YouTube channel natin. Sa just visit Goodman Music YouTube channel. Nandun po yung, may playlist po tayo doon ng ating mga tutorial videos. Especially yung original songs. Original album natin from Volume 3. Nandun na po yun sa YouTube channel natin. But hopefully, awa po na Diyos, madagdagan pa natin yung mga tutorial videos natin ng mga kanta. Okay, next concern po. Hoping that next online class will be about guitars. Ayan. Wow. thank you po sa inyong input. Ano. We appreciate your inputs. Magkakaroon po tayo ng guitar, of course. Awa po ng Diyos, papasadahan po natin lahat ng mga available instruments na meron tayo. So, right now, we started with keyboard. And next week, hopefully we can have... Are we going to have drums? Who knows? But we assure you, kung hindi pa po mag-rapture, this month of May, mapapasadahan po natin yung mga instrumento. So, for this week, we have keyboard. Next week, maybe drums. Next week, we will have keyboard. And then... guitar, sorry. On the 4th or 3rd week of May, magkakaroon tayo ng guitar tutorials. And then on the last week of May, maybe we can have vocal tutorials. So we can have a lot of options, you know, na marami po tayong online tutorials na mai-share sa inyo. Next concern, pwede po ba naming malaman yung mga magkakapatid na key para po magamit sa isang kanta? Siguro ibig niya sabihin yung term ng iba, family chords. Yung, pamilya. Oo, family chords yung ginagamit ng magkakapatid din. Magkakapatid. Oo, ang term ng iba diyan, ang term ng iba diyan is family chords. Or sometimes what we use is the relative chords. Yung mga relative chords na ginagamit natin. So paano ano pwede po ba naming malaman? So, pinakita ni Sir Chester kanina, nakita niyo po yung, ano yun, sir, yung Circle of Fifths. Kanina, may finlash po kami, or you can Google it. Circle of Fifths. Nandun po yung mga keys together with their relative minor. Example, C major, kung ano po yung relative minor na C major, which is A minor. Or G major, which is, ang relative minor niya is E minor. At kung ano po yung mga dapat naka-sharp, ano yung dapat mga naka-flat. So, once you get the key for that certain song, yun na, kompleto na. But, Sir Chester, baka may gusto kang pang i-add. Yung kanina, may pinakita rin ako yung mga numbering, yung mga number one, yung major, number two. Pag i-review nyo siya, yung pinaka-chords natin, yung family chords, nandun na siya lahat. Pasok siya doon sa scale, yung sinasabi natin kanina, scale. Tapos gagawin nyo lang din yung triads. For example, C, nasa key of C. Ang family chords ng C, lahat to, yung gagawin natin, nandiyan yung C, yung D minor, yung kanina, E minor, F, G, A minor, and then C. Yung uso ngayon, pwede ka na makabuo ng kanta. For example, ano, gawa ka lang, simula ka sa 4, yung 4 natin, yung F, 4. 5, and then 6. Ulit-ulit lang. Ulit lang yun. May kanta na 4, 5, 6 lang. Or F, G, A minor. Yes. 4 chords lang buhay ka na. Oh. Iba nga tatlo lang eh, di ba? 1, 4, 5, 1. Iba. 1, 4, 5, 1 lang. C, 4, F, G, 1. Yan. Buhay na C, sila. F, G. May kanta ka na nun. So, ayun. By the way, doon sa question na to, paano namin malalaman yung magkakapatid na chords? Ayun nga, you can Google it and then try to memorize. Mas maganda siguro if you memorize. Example, key of C. Ano yung sharp niya? Ano yung flat? Siyempre, wala siyang sharp, wala siyang flat. Key of G. Ano yung sharp niya? It has one sharp, which is F sharp. Key of D. Ano yung sharp niya? It has F sharp and C sharp.
anong relative minor niya? B minor, ganun din. Meron siyang F sharp, merong C sharp. So, pagkabisado niyo po lahat ng sharp, hindi po kayo maliligaw. Mas maganda po kung i-memorize niyo and then you apply it sa piano or i-apply niyo sa instrumento niyo. Yes. Gawin niyo yung scales. Yung sinabi ni Brother Chester na routine, mag-scales lang kayo na mag-scales and ma-memorize niyo. And from that scales, you can build your chords. Oh. Using the scales na tinuro ni Brother Chester, you can build a chord using the 1-3-5 or what we call is the basic triad. Alright? Kasi yung iba, pag ano, for pag gusto mo talaga kagad matuto ng chords, nagmamadali ka. Ito yung gusto ko, chords, family chords ng C. Madali siyang makita yung mga family chords ng nandiyan yung C, F, G. Pero yung pinaka mahirap dyan, yung kung bakit sila yung family chords. Pero pag alam mo yung scales, alam mo yung key signature, yung scales, tas kukunin mo lang yung triads nung kada isa dun na kasama sa scale, nandun na yung yes, chords nun. Basic triad. So ang gawin nyo na lang lagi para hindi kayo masyado mabawa dami yung gustong aralin, mag-start tayo, alamin nyo muna yung key signature and scales. And then kasunod nun, nandun yung chords para mas madali nyo ma-analyze, makita nyo yung family chords nun, nandun lang pala yung nasa scale lang pala yun. Yes. Itatriads ko lang yung si scales, nandun na yung mga chords. Padagdag lang ng padagdag ng sharps, padagdag lang ng padagdag ng flats. Yes. Ayun. So, memorize nila yung circle of fifths para mas mapabilis ang kanilang pagtugtog. Ganun din, pag nag-aaral sila ng kanta, mas mabilis ng tumugtog. Example, meron kayong special number sa local nyo or anniversary nyo, tapos may inaaral kayong kanta para sa anniversary nyo or any event. So, syempre, hindi naman lahat tayo nagbabasa ng nota. So, paano yung mapapabilis yung... pag-aaral natin. Siyempre, sisiprahin natin, papakinggan natin. Pag alam mo yung key, okay, example, it started with A major. Usually, kung ano yung starting chord, yun yung key niya. Again, hindi po palaging ganun. Usually, sometimes, okay? Okay? Hindi po, not all the time. But usually, kung ano po yung starting chord nyo, yun yung key ng kanta. So, example, you started with the A major. So, pag alam mo yung mga dapat i-sharp sa A major, alam mo yung mga chords na gagamitin mo. Oh. Unless na magpalit siya ng, mag-modulate siya, magpalit siya ng key. Pero, again, once you know the key, the starting key, alam mo yung dapat i-sharp, alam mo yung dapat i-flat, mabilis na mag-aral ng kanta. Dahil alam mo yung mga chords na huhugutin mo. Alam mo yung mga chords na gagamitin mo. And in that case, example natin, A major, so we have three sharps. So F sharp, C sharp, and G sharp. Tatlo. So lahat yon naka-sharp. So kahit anong gawin mo doon, sa paikot-ikot ka sa A major, basta i-sharp mo yung tatlo na yon. Mm-hmm. And ano yung relative minor niya? F sharp minor, of course. So ganun din, tatlong sharp. Okay, right? Kasi gato mangyayari doon, demo ko lang. Sige, and. See, yung mas madali, key of G, yung kaninang ginawa natin, G. Isa lang yung sharp natin. So ang chords natin, G, tas may C, D. Yung D kasi may F sharp. Pero kung nag-chords ka, hindi mo alam yung key, bigla kang nag-E major, parang medyo na-off siya. Nasa key of G ka. Pag ganun yun ang tendency, pag ang alam mo yung puro chords, pero hindi mo alam yung key signature niya, na minsan, ay, hindi pala kasama sa key of G yun. Medyo magtutunog-tunado siya. So yun yung sinasabi nila na family chords. So dapat, yes, memorize mo yung kung ano yung dapat naka-sharp, ano yung dapat naka-flats. Oo.
hindi part ng family. Oo, hindi ka kasi ka pamilya. Nasa family siya ng G. Ibang family 'yun dapat. Ibang family. Ang while sa key of G major, E minor dapat. 'Yun ang relative E minor niya. Hindi siya E major. Siya, medyo mag-off. Yes. Kasi walang G sharp sa sorry, sobrang kapaka-weirdo na ba? Nagpapaka-weirdo na kami. Sana nakaka-relate po kayo at sana nasagot po namin yung tanong nyo by ato. Next question. Bilang beginner po, ano po ang dapat gawin? Ito sir, ang ganda ng tanong ito, Brother Chester. Bilang beginner, ano ang dapat gawin na practice or practice na pwedeng gawin para masanay yung kamay na sabayan yung pagpindot sa keys? Paano dapat gawin na practice? Yan. Natakil natin yan din sa kanina sa discussion. Na yung simula, bilang beginner, yung posture, yung position natin, dapat laging ano, relax lang. Tapos hanap kayo nung magandang upuan na yeah, pantay. Malaking factor yung upuan. Kasi pag masyado mataas upuan, kung wala na magawa sa upuan, iangat yung keyboard para magpantay siya. Tapos para magsabay naman yung pagpindot sa keys, siguro sinasabi niya dito. Mag-chords ba? Sabay. Practice ng sabay. Pati left and right. Yan. Pinapractice lang. Ang gawin natin, yung tinurong kaninang scale, laging start na mabagal. Bagalan lang natin. Tapos, arpeggio. Ito hindi, ang sabay lang dito, left and right. Ito yung sabay-sabay na chords. Kasi kalimitan yung mga beginner pag nagko-chord sila, napipindot nila to. Natatamaan yung ibang teklado. Bawa ang pipindutin ko lang naman yung root, third, fifth, nagiging lima. Bali yung practicein nyo po yung tinuro natin si arpeggio. Si add 2 na siya. Ang dami na. Kaya practicein nyo arpeggio. Si add 2. Parang hinihimay ng muscle nyo sa kamay para masanay din siya. Tapos chord silet. Pag pumipindot pa rin siya, again, medyo alalayan mo yung isa, wag siyang pumindot. And then chord silet. Sir Chester, yung ano, no? Yung i-point mo sa kanila dapat hindi nababali yung... Ayoko yung finger. Fingers. Hindi ko rin na ano yung kasi may nakikita akong mga student ko dati. For example, ito yung dalire. Yung sa akin kasi ayaw eh. Tumutupi. Tumutupi yung dito. Yung akin ayaw. Pero may nakikita akong ganun. Yung lumulubog yung... Sanayin nila na dapat hindi nagbe-bend yung... Hindi siya flat. Can we zoom in sa fingers ni Brother Chester sa maganda niyang dalire? Malibis na. Yung right hand lang mo yung left. Bagong gupit na ko. Yan. Dapat okay, hindi nagbe-bend yung fingers. So, dapat ito yung tamang proper curve lang siya. Yes, yan. Curve. Huwag yung masyadong ganito. Flat. Yeah, too flat. Oh. Tapos medyo ganito lang. Dapat medyo ano siya. Yan. Basta huwag magbe-bend. Oh, yung may space siya sa loob. Tapos medyo nakatungo yung mga fingers mo sa ano, sa teklado. Yun. Nakaganto siya. Huwag yung masyadong taas naman. Kasi gugulong yan. Madulas kasi yung kuko natin. Kaya dapat, ang tumatama dun yung skin, hindi yung nails sa ano sa key. Alright. So sana nasagot po namin yung tanong nyo. Okay, we have another question. Saan nga po ulit pupunta para sa tutorial ng mga songs natin sa church? Sa ano po? YouTube channel. Goodman Music. Yan. Search lang nila, Goodman. Type nyo lang po sa YouTube. Goodman Music. Yan. Nandun po ang mga playlist. Playlist na Resonate. Andun po yung mga tutorial videos natin. Okay, may mga kapatid na nagme-message sa atin. Ang sabi, sana daw merong mga mixing, ano to? Ano tawag na? Technical tutorials. Ano to ba tawag na? Sound tech, yun. Nila is BTS. So i-plug na rin natin sila, why not? So hindi na po namin siya ginawa ngayon kasi somebody's doing it already. Meron naman. So panoorin na, suportahan na lang natin sila. So Saturday. Na-move ng Saturday yung ano nila, yung show nila. Saturday at 9 p.m. So check nyo na lang BTS. So, yung show nila na yun, ang tinatackle nila doon is mixing, audio, and sound production ba?
Technical, yeah. Basically, technical aspects, technical side ng music ministry. So, sound tech. So, if you are willing to learn or gusto nyo matuto yung sa sound tech, manood po tayo sa BTS, Behind the Scene. Courtesy of Presbyter Levy together with the Nova Liches Local Church. Ayan. Alright. So, ayan. Pero I think we can have that too, no? We can have our own version. Mm-hmm. Pero, supportahan natin sila. Hindi na po namin ginawa yun kasi meron na tayo eh. Meron na tayo. So, why would we attempt to have another one kung meron na po? So, supportahan na lang natin yung meron tayo. Alright. So, ato, tanong sa paborito nating ano, kapatid. Shout out from Middle East, no? Sa Middle East, Brother Johnny Lee. Hello, Johnny. Isa sa pinakamalupit. All right. Pwede daw po explain yung circle of fifths. Man yan. Di ka nakikinig sa klase. Di ka nakikinig sa klase. Tinuro na sa inyo yan dati na. Nakailang turo na yan. All right. So then, for the sake of medyo in-depth discussion to, no? Malalim yan. Pero try natin explain ng pinakamababaw at pinakamabilis na magagawa natin. Actually, maraming technique para makuha yung circle of fifths. There are train of thoughts or thinking process to understand the circle of fifths. Or you can start, of course, with C. C. Walang sharp, walang flat. Walang sharp, walang flat. C. So, circle of fifths. So, pag tinawag siyang circle of fifths, of course, coming from the word fifth, magbibilang ka ng lima. Lima pataas, C, D, E, F, G. You will come up with G. So, meron ka ng key of G. So, once you arrive sa G, meron ka ng isang sharp. Nagkakaroon ng isang sharp. Which is the F sharp. Alright. So, nasa G ka na, no? Then, count again and five steps above. So, G, A, B, C, D. D. You will arrive in D major. So, again, madadagdagan yung sharp. So, question, paano po malalaman kung ano yung dapat i-sharp? Simple lang. Kung saan ka nag-arrive, bawasan mo nang, punta ka ng half step niya. Yun yung isa-sharp mo. So, in that case, nag-arrive ka sa D, G, A, B, C, D, bawasan mo ng half step, ano yung half step niya? C-sharp. C-sharp. So, meron ka ng F-sharp, meron ka ng C-sharp. Okay. So, moving on, count ulit tayo ng lima. D, E, F-sharp, G, A. Nag-arrive ka sa A. So, again, paano malalaman kung ano yung bagong note na i-sharp? Bawasan mo ng kalahati. You will arrive sa G-sharp. So, you will have three sharps na. So on and so forth. Hanggang sa makuha niyo yung C-sharp. Lahat naka-sharp na. Yung flats naman, pababa. So, C, B, A, G, F. Magbibilang po kayo ng limang pababa. Notes pababa. So, you will arrive sa F. So, from F, paano naman malalaman kung ano yung dapat i-flat? So, you can either count 4 steps above or 5 steps below. So, 4 steps above, 1, so F, G, A, B. So, B, nag-arrive ka sa B, ifa-flat mo yon. So, you will have B flat sa key of F. So on and so forth. Ganun lang po. So, from F, bilang ko ulit 5 pababa, mag-arrive ka sa B flat. From B flat, paano mo malalaman kung ano ifa-flat mo? Magbilang ka ng 4 pataas. So, mag-arrive ka sa E. I-flat mo yung E. So, meron ka ng E-flat. B-flat and E-flat na. Alright? Pero ano talaga yan? Napakalawak ng circle of fifths. Hindi nyo po basta-basta mag-gets siya right away. So, kailangan parang nyo siya... Parang bukod ng topic yun. Kailangan mo talaga siyang intindihin. Okay, next question po. Magkakaroon po ba ng violin tutorials? Yes po, magkakaroon po tayo ng mga violin tutorials. Kasalukuyan pong ano... Sasali ako dyan. Kasalukuyan pong nasa ECQ po tayo ngayon. Kaya yung mga musicians po natin, yung mga artists po natin, na-lockdown po sila sa ano sa iba't ibang lugar. Yung isa po nating musicians, na-lockdown po sa Samar. Kasalukuyan binabagyo po sila ngayon nandun, kaya hindi po siya makauwi talaga. Ano. So, awa po ng Diyos, by
June, by June or end of May, kasama na natin sila. Makasama na natin sila at makapagbigay sila ng online tutorial para sa inyo, mga kapatid. Alright, next question po. Ano pong pwedeng apps na makakatulong sa pagpa-practice tumugtog sa piano? Apps. Maraming piano apps eh. Maraming, ang daming piano apps. May libre, may... No, piano apps. may libre, may bayad. So, pili na lang po kayo kung ano yung mas prefer nyo. Iba't ibang style po kasi yung mga apps ngayon eh. Nakatry ka na ba ng piano apps? Pang ano lang. Nagtatry ako yung ano, yung piano apps. Ginagamit pag ano sa choir. Pangbigay ng tono. Pero yung kung gagamitin siyang learning, ang dinadownload naming apps, mga metronome. Yun yung guide namin sa mga rhythm para maayos yung speed namin, pati pagpa-practice. Pantay yung nota. Metronome, kahit anong metronome magagamit niya yan. Ayan. Can you give tips about fingering on piano? Tips fingering on piano. Depende sa scale yan, sir, you know? Depende sa pasahe mo. Depende sa passages na gusto mong tugtugin. Yun yung fingering na gagamitin mo. Sige, Brother Chester. Kasi merong napansin ko rin yun, bawa yung tugtog ko sa isang song, bawa sa E flat, yung fingering kong ginagawa, nagsistart ako sa 2. Ayun yung ginawa kong fingering, 2 1 2 3 5 3 2 1, 2. Sorry, binibilisan ko lang. Yung iba, ang ginagawa nila, 2, 3, 1, 2, 5. So, yung tips na mabibigay ko, kasi kanya-kanyang ano yun eh, kung ano yung na-practice mo sa simula. For example, pinakinggan mo lang siya, hindi mo siya binasa as a notes. Kasi yung mga notation, kalimitan nun, merong fingering guide yun. May guide siya. Pero kung pag pinakinggan mo lang siya, meron kang freedom sa fingering na gagawin mo. So, ang pinakamagandang gawin natin dun, hanapin mo yung... Practical. Oo, practical. For example, yun yung ginawa kong fingering. Pag dinendire-diretso ko, parang medyo mahirap yun ah. So, ang gagawin ko, mag 1, 2, mag under na ako doon sa isa. Mas mabilis na yung flow ng fingering ko, ikaw na yung maghahanap ng, tama yung practical, yung movement ng hands mo. Pag nahihirapan ka, there's something wrong dun sa fingering na ginawa mo. Pag nahihirapan ka, yung kamay masakit, ibig sabihin, mali. Parang natitwist siya. Alam, gumagano pa yung kamay na. Kaya yung makakatulong yung tinuro namin sa inyong yung scale, yung tamang daan, yung, for example, sa C, 1, 2, 3, and then yung ikot ng 1 sa ilalim, kasi kalimitan ng ikot ng right hand pataas, yung umiikot sa ilalim lagi yung 1. Kahit sa key of G, you know, yung ikot ng 1 bago ka mag-skip sa mataas na key, eh yung parang nagiging, siya yung nagsisimula ng ikot, yung magandang switch ng buong ng finger sa right hand. Tapos, yung last tip, mag-practice lang kayo ng scale na very stable. Huwag yung piliting na dadapa. Biglang gawin yung very stable lang yung practice nyo para yung fingers nyo maging smooth siya, pati pagtagal, tsaga lang, makikita nyo yung improvement ng ganung routine na pagpa-practice po. Alright. So, next question. At dumarating na yung mga question. Nagdadatingan na. Paano po gamitin ang passing chords at mga exercises nito? Paano gamitin? Yung mga passing chords. Kasi yung mga passing chords, parang ano siya, mga, kumbaga tawag natin dyan, mga biglang, yung mga, sample na lang kayo ni Brother Chester. Kasi, ito yung normal. C, tas A minor. Eh yung dalawang chords natin. Yung passing chords, ang kalimitan nun, sila yung nakikiraan lang. Yung magpapas. Pass lang. Magpapas siya din. Yun. Passing chords lang siya. Napadaan lang, ano? Napadaan kaya passing chords. Paano practicein yung passing chords? Same lang din siya ng pagpapractice natin kanina dun sa chords. Kasi yung ginawa kong yun, chords din yun. Kaso, yung chords na yun, wala siya dun sa family chords ng C. Kaya ang tawag sa mga ganun mga passing chords, na nagbibigay sila kalimitan ng ang tawag nga nila parang, may ganun.
Kumbaga, ano yun, para napapalingan. Kung papraktisin natin siya, praktisin natin lang yung chords natin. And then, pagtagal ng pagtugtog natin, makikita nyo yung mga passing chords na yun. Parang, sabi, parang chords to sa E, ah. E major ano yun, ah. Na nagpas lang siya sa key of C, papunta dun sa E minor na nasa key of C. Kahit dun sa prayer song nga meron nun eh. Yung still. Still. Mm. D sharp. Mm. Tapos F. F. Biglang passing chords na nakikiraan lang po si D over F sharp. Yan. Punta siya sa G. Ayun siya. Naparaan lang. Oh. Pero yung passing chord, ang kailangan dun, yung melody line nun. Kasi baka sabi mo, sika, passing chord ko to. May ano, parang lagi naman natin ng konti. Yung nakikiraan, magalang. Nakikiraan lang po. Hindi yung biglang nakikidaan lang. Okay lang kung solo ka lang, no? Okay lang kung ikaw lang. Pero kung may kabanda ka, syempre dapat pag-uusapan nyo na, okay, dapat ito yung passing natin. Sir, may passing chords tayo, ha? Huwag yung biglang titingin ka sa kasama nyo, may nag-passing. Ano nangyari? Biglang magkakalas kayo nun. Bangga yan, sir. Bangga. So yung tips ko rin sa mga passing chord, for example, dun sa steel kasi yun, yung melody line niya nasa D, kaya pwede kang gumamit ng passing chords na F sharp, D over F sharp. So kaya hindi basta-basta yung passing chords. Masa-search din natin yan online na napakadaming passing chords na magaganda. Okay, yung next question natin, may mga genre po ba ng songs na hindi ginagamit sa church? Okay, patungkol po sa genre ng songs, depende po sa sitwasyon. Of course, alam naman tutugtog tayo ng rakrakan, worship yun. Tutugtog tayo ng hip-hop, worship yun. Siyempre, again, ina-advise po sa atin, lalo ng mga tagapanguna sa iglesia, ina-advise po na services or worship or any church services should be done in solemnity. Yes. At yan din po ang gusto ni Apostle, na laging merong solemnity sa ating pagsamba. So, wag po tayong tutugtog, wag po tayong magpe-praise and worship ng hip-hop during na-imagine niyo ba yan? During worship, okay? So, maintain natin yung solemnity sa ating pagsamba. So, pero hindi naman ibig sabihin nun, bawal ka mag-hip-hop. Actually, may mga gospel hip-hop. Saan nyo pwedeng gamitin yon? Sa concert. Crusade. May crusade, di ba? Pag may mga crusade, pwede nyo gamitin yung hip-hop. Alright? Or R&B. Gusto nyo gamitin yung ibang genre. Pero alam nga naman mag-adjust kayo sa praise and worship, di ba? Hindi kayo... So may binabagayan, kumbaga. Eh, gaya nga sabi sa Bible, gawin ng lahat ng bagay sa kaayusan. Ayan. Tips naman po. Sa diminished passing chords. Wow, diminished passing chords. Ayan. So, usually kasi, saan ba ginagamit yung diminished chords? Ayan. Yun. Spices yan. Kumbaga kapatid, ano po yan? Parang, kumbaga, spices sa ulam. Sa pagkain, yan yung paminta, yan yung sili. Pag gumagamit ka ng mga augmented, diminished chords, yan yung paminta sa pagkain. Diba? So sa tugtog naman, pampasarap kumbaga. Mga dimin. Imagine, luto ka ng adobo, pero nag-adobo ka, wala kang paminta, nag-adobo ka, wala kang toyo, wala kang suka, di ba? Hindi masarap. So ano yung masarap na adobo, di ba? Maraming, may paminta, may toyo, may suka. Nung medyo bago-bago pa ako nag-aaral, yung diminish, lagi ko siyang ginagamit sa mga minors. Ito, konting ano lang ha. Pero hindi lagi ito ha. Baka lahat ng prayers may ganun. ano lang siya, parang gawin nating passing chords lang siya sa konting minimal passing chords lang. For example, nasa key of C tayo. Tapos mag-A minor ka. Ang kalimitan ginagamit kong diminish, yung flats niya, nung bawa A minor. Ano ba yung flat ng A? A flat, yan. Yung diminish A flat yung ginagamit ko. Tapos A minor. Yun. Bawa sa E minor din, E minor. Pwedeng gamitin ko yung kalahati ng E minor, flat ng E, E flat diminish. E flat diminish. And then E minor. Pwede siyang, ganun yung... Actually, you use diminish to build tension. And then, yes. Magre-resolve ka. Gets niyo po? You use diminish to build tension. And of course, after the tension is the resolution. Tension or the release. Tension, release. Diba? Again, tension, release. Yun, nasarap. Diba?
You use diminish to build up tension and then you release or you resolve. May tension, then you have resolution. Yan. Ayun. Yan po yung mga gamit niya. Oh, wala. So, wala lang tanong? Ako, may tanong ako. Ayan. May tanong ako kay Brother Chester. So, dun po sa mga medyo advanced nating mga musicians or advanced nating keyboardist, gumagamit na sila ng mga extended chords. Ito, paano, anong ma-advise mo sa kanila? Ano ba yung dapat i-omit? Halimbawa, you're doing C7 or C9 or C11. Of course, ang daliri natin, 10 lang. Tapos C11 or C13. Extended chords na yun. So, paano mo tutugtugin yun? Of course, mag-u-omit ka. May aalisin kang nota. Ano-ano yung dapat i-omit? start tayo. Sa C lang muna, i-ano natin. Kasi yung sa C, ginagamit natin, di ba? Yung kanina, 1, 3, 5. Yan yung basic chords natin. 1, 3, 5. So, pag bibilangin mo yun, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos pag maglalagay ka ng 7, bibilangin mo rin yung 7. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And pang 7 natin, ayun yung B. Ang tawag natin dito, C major 7. C7. C major 7. Ngayon, dyan na dadagdag yung iba. Sir, paano naman po yung ano? Ano sunod sa 7? 9. So, magbibilang ka din. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yung pang 9 mo, D. Sir, hindi ko po abot. Paano po yun, hindi ko abot? So, paano? Ito yung C7, tapos ito pa yung 9. So, ang gagawin natin, pwede natin gawin yung tulong ng left hand. So, gawin natin itong yung 1, to, tapos kasama na yung 9. Nakikita nyo dun sa ano? Ayan, C, E, yung F, ayun yung, ayun yung G, ayun yung 5th, yung B, ayun yung 7th, yung D, ayan yung 9. Sir, pwede naman padaliin, di ba? Pwede ko naman gawin na lang to. Ito yun, may D rin. Yung C ko, meron din D. Tama po ba yun? C9 po ba siya? Ang nangyayari doon, hindi ang tawag sa kanya, hindi na C9. C add 2. Ang nangyayari, C add 2. Kasi para ka maging 9, kailangan mo ng 7. Ayun po yung pinagkaiba ng C add 2 sa C, C9. C9. Yung C9, merong 7 yun. Ganon din po sa 11. Ulitin natin ano, yung C9, Sir Chester, merong? Merong 7. 7 chord. Maybe 7, rather, 7 note. May 7 note. And yung B. While yung C9, yung C add 2, may 9 pa rin, pero, boom, wala yung pampito. Oo. Kaya hindi siya tawag, hindi tinatawag. Para magpinsan sila, no? Parang gano'n, magpinsan sila. So stacking na lang, no? Naiba sa stacking. Naiba rin yung pangalan niya. Depende sa arrangement ng notes. Yan. So, nasa 9. Yun. Dagdagan pa natin, 11. So, ito yung 9. 10, 11. Yan. Eh, F lang din naman pala yan eh. Eh, sabi may F. Pwede ko naman gawin ito eh. Yan o. Oh. C. Yan. Yan. May F yung C ko. Yan na. So, ang mangyayari, hindi siya... Add 4. Oh, nangyayari, ano lang siya? C add 4. C add 4. O kaya suspended. O kaya C suspended lang yan. Yan. Suspended. Oh. Ang 11... Meron siyang hindi ang 11 hindi mo pwedeng tawagin C11 nang walang 7 at saka 9. So dapat may 7 and 9 bago yes, mo siya matawag na 11. Yes. Parami nang parami. Parami nang parami. May 11. Paano pag C13? 11, 12, 13. So meron ng A. A. Yan na yung buong C natin, no? Yun. Sa baba, mas maganda sa baba yan. Yung ganda na ng chords. Pag iibahin mo yung stacking, ganda na ng chords natin pag ano. Kaya dyan yung, try nating aralin yung mga, unahin natin sa basic chords, sa C major, tapos add natin yung mga 7, tapos dagdag natin yung 11, 7, 9, favorite ko talaga yung mga 9. C9, F9. Depende naman sa feel mo, no? Pag gusto mo naman lesser notes, pwede mo naman ibahin. Yung rest, yung D sa taas, pwede mong ilagay sa gitna. Yes, o pwede. So, magiging, ano, yan. C add 2, yan. Yun. Dami, C add 2. Ang dami natin pwedeng gawin sa chords. Alright. So, ayun. So, okay. Last question, ano? Para
for the sake of our mga keyboardists or doon sa mga gusto mag-aral ng keyboard, ano ba yung function ng keyboard sa banda or sa service? Ano yung function niya? Musically speaking, ano yung function niya? Sa akin, siguro yung function ng keyboard sa, for example, sa service, siya yung masasabi ko, siya yung parang pinaka, yung tunog niya parang hindi siya ganun kabigat ba? Yung tunog niya parang ano lang siya. Kung ang gagamitin mo yung, kung naka-keyboard ka, piano yung effects na gagamitin mo, yung tunog niya parang malambing ba? Yung hindi siya yung ganun ka, ano kagad? Mabigat. Mabigat. So maganda siya pag, yung for example, prayer song, okay siyang keyboard, ganun. Mm. Tama ba? Oo. Oh, yeah. Pero sometimes, pwede mo rin siyang pagalawin, di ba? Not all the time na nakaposte ka. Depende kung may kung meron naman poposte na nandun naman yung rhythm, pwede kang gumalaw yung or your left, your right hand can move. Hindi naman all the time puro chords ka lang, 'di ba? Pwede ka ring gumalaw. Oh, example kasi kalimitan for bawa nasa banda kayo. Nasa C, yung ginagawa ng gitarista niyo nandito sa taas. Paulit-ulit siya yung ginagawa ng mga gitara. Okay, nagko-chord siya dun sa taas dito sa range na 'to. Ostinato nila. Oo, yung mga linya ng gitarista niyo. So syempre, pag yung range ng gitarista nyo nandito, huwag na kayong makidagdag doon. Bawa nandun siya, nandun pala siya, doon tayo lahat. Parang yung tunog natin, lahat nandun. Pag papakinggan mo, parang lahat nandito. Ha. Uh-huh. Ang gagawin natin, give way tayo sa gitara para habang tumutugtog, rinig na rinig siya, magbaba ka dito ka sa baba. Dito yun. Ka sumama sa baba. Para rinig ka. Sa space sa baba. Para mas busog. Oo, mas full yung tunog natin. Meron yun. Na dito, tas nandito na yung gitarista nyo. Kasi yung base na nyo, nandito na yun sa lower ano na yun. So, kompleto kayo. Kompleto. Sakop yung buong register. Kumbaga sa Rainbow, kompleto ka. Mm. Yung Roy G. Beeb. Kompleto yung color ng Rainbow mo, di ba? Ayun. So, before we close this, Brother Chester, anong ma-advise mo sa mga gusto mag-aral ng keyboard na gusto matuto? Ang advice ko lang sa inyo, magkaroon tayo ng magandang purpose. Sa ano rin natin sa yung nasa mo na bakit mo ba gusto magpiano? Pag nakita mo yung bigger picture, bigger purpose ng pagpapiano, mas mamotivate ka magpractice kasi wala namang isang bagay na madali. Na sasabihin mo din madali lang yan. Lahat ng bagay para sa akin kailangan din ng practice. Kailangan mong ayusin, kailangan mong maging motivated at yung purpose ng gagawin mo, pag nakikita mo yung bigger picture ng purpose, mas mag-enjoy ka sa ginagawa mo, kahit mahirap mag-practice, magpa-practice ka, in the future, makikita mo yung fruits na pinaghirapan mo. Ang ganda. Ayan. Mismo, sir. Ayan po. Ayan. Especially, di ba, ano to eh, ministry eh. Yes. Ministry. And we're not doing this for anyone. We're doing this for God. So, might as well, we do our very best. Yes. Inimpayo sa atin ng mga sugo ng Diyos to always give our best for God. Hindi yung pwede na. Huwag tayong masanay na pwede na. Let's always strive to give our best. Yes. Yun. So, thank you po sa lahat ng nanood. And ito po ay panimula pa lang. Next month, magkakaroon tayo ng mas mahirap na exercises. Mas mahirap na discussion. What we are doing here is progressive learning. So, we started with level 1. Pahirap po ng pahirap yung mga pag-uusapan natin at yung mga gagawin natin. Pahirap ng pahirap. Level 1, level 2, level 3, so on and so forth. Pahirap po ng pahirap. Stay tuned lang po kayo and we will have more tutorials coming up for you. Next week, we will have drums and to be followed by guitar. Okay? And followed by vocals. Awa ng Diyos, mapasadahan po natin lahat. And then, next month naman po, we will raise the level of difficulty by another level. Pahirap po ng pahirap. Para doon sa mga advanced players natin, makarelate naman sila. Alright, so again, salamat po sa inyong pagtutok at pagsubaybay sa Goodman Music Resonate. Sana marami po kayong natutunan. Pag may mga katanungan po kayo, wag po kayong mag-atubili, mag-message sa amin, mag-comment po kayo, PM lang po kayo and we are very much willing to help you. Kung ano po yung maitutulong po namin sa inyo and gagawin po namin. Amen. So, ayun. Amen. Again, thank you so much, Brother Chester, for sharing your God-given gifts and talents. Yes. Ayan.
At maging sa mga viewers namin, salamat po sa inyong patuloy na pagtutok. And sana po marami kayong natutunan. Marami pa kaming videos na ilalabas. Panoorin nyo lang po at sana makatulong sa inyo. Before we end this night, let me pray for you. Father God, thank you for this productive evening. Salamat po at kami ay nadagdagan ng aming mga kaalaman at karunungan. We pray that may you continue to bless our ministries, continue to bless our lives, continue to bless our family, and of course, our service to you, continue to bless it, and all the more continue to make it bountiful in service. We thank you, Father God, for the gift of life, for the gift of music that you have given us, and continue to help us to level up, to upgrade our service and our dedication and our ministry to you. Higit mong palaguin ang aming mga paglilingkod. Salamat po at nagbigay ka ng mga ganitong kaparaanan kung saan higit namin mapapalago ang aming mga paglilingkod. Ito po ang aming dalangin at pagpapasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Good night po. God bless and keep safe. Ooh.